Maraming pagkakataon na muntik na akong mapahamak pagdating sa mga karanasan sa kababalaghan. Muntik na akong malapan ng aswang, makatulog sa mantiyo, at matadyakan ng bakang nagsasalita. Hindi man kapanipaniwala para sa iba ang karanasan kong ito, pero isa lang ang nasisiguro ko sa inyo. Ako po ay siguradong nakakita at nakaranas ng mga ito, gaya ng mga sinasabi ni Lola palagi sa akin. Huwag na huwag kang balain o hanapin ang mga hindi natin nakikita. Huwag silang pakialaman, sapagkat namumuhay sila ng tahimik, lalo na yung mga multo. Dapat din natin silang respetuin kung ayaw natin magkaroon ng masasamang resulta. Taong 1977, 9 na taong gulang ako. Ito ang pinakauna kong karanasan pagdating sa kababalagan. Hindi magandang karanasan na ito para sa akin, kasi buhay ko ang nakataya dito. Isang gabi, galing ako noon sa kaibigan ko. Mayroon kasi silang Betamax noon, at sa baryo, sila lang ang mayroong kaya sa buhay. Hindi ko yan maitatanggi. Ginagawa din nilang negosyo ito. Naalala ko noon na kapag may barya ka, makakapanood ka na ng mga pelikula. Habang papauwi ako galing sa kanila, kakatapos lang naming manood noon ng pelikula, Banta ng Kahapon, nagawa ni Eddie Romero. Hindi pa nawawala sa isip ko ang mga nangyayari sa pelikula, at medyo bumilib ako. Yung bahay ng kaibigan kong ito ay medyo malayo-layo sa bahay namin, ngunit sakop pa rin sila ng baryo namin. Kinakailangan ko pang tumawid sa pilapil kasi ito lang talaga ang mabilis na daan papunta sa bahay. Kasi kung iikot pa ako sa mayor na daan, medyo malayo na. Habang naglalakad ako, siguro mga alas 9 na noong gabing yon, alam kong papagalitan na naman ako ni Lola. Tumingin-tingin ako sa paligid ko. At hanggang ngayon, naaamoy ko pang masarap na simoy ng hangin, malamig, at naaalala ko pang mga nagliliparang mga alitap-tap at bilog na buwan. Sobrang nakakamiss na para bang wala kang problema. Habang tinataha ko ang pilapil sa di kalayuan, may nakita akong tao. Puminto ako kasi hindi niya naman ako nakita noong sandaling iyon. Puminto ako sa parte ng kahon na mayroong puno ng kamunsil. Sumilip-silip ako sa taong iyon, at doon ko napagtanto na ang taong iyon ay si Aling Baneng. Isang tanyag, kilala, at laman ng usapan na siya ay isang aswang. Kinakabahan ako noong sandaling iyon. Hinintay ko talagang umalis siya bago ako lumakad pa uwi. Maya-maya lang, tumingin si Aling Baneng sa buwan. Hinipo niya ang kanyang tiyan at tumingin sa akin. Pagkita niya sa akin, lumabas agad ako sa puno at nagsabing, "Aling Baneng, magandang gabi ho. Dadaan na ako, galing ako sa kaibigan ko. Nanood kami ng pelikula." Ang seryosong sagot niya, "Gabi na, ba't lumalabas ka pa?" Sagot niya habang nalilisik ang kanyang mga mata sa akin. Tinitigan niya ako ng diretso. Sagot ko, "Yun nga Aling Baneng, nanood kami ng pelikula sa ubos, kaya kinabi ako." Hindi sumagot si Aling Baneng, at ako ay naglakad pa palayo sa kanya. Ngunit ang atensyon ko ay sa kanya pa rin nakatuon.
Hindi ko pa naman siya nakitang naging aswang o napatunayan na aswang talaga siya. Kasi usap-usapan lang din naman noon yun ng mga matatanda. Habang naglalakad ako, biglang sumakit ang tiyan ko at parang tumahimik ang lahat noong sandaling iyon. Nakaramdam ako ng init kahit na ang lamig-lamig ng gabing iyon. Ni isang beses, hindi ako lumingon. Hanggang sa nakarinig na ako ng mga yapak na papunta sa likod ko. Kinakabahan ako. Huminto ako. Huminto din ang mga yapak. At may humawak sa likod ko. Hindi ako makagalaw. Sobrang nangingilabot ako noong sandaling iyon. Dagdagan pa ng sakit ng tiyan ko. Hanggang sa tumakbo na ako. Doon na nagsalita ang taong sa likod ko. "Hoy, Japet, bumalik ka dito." Patawang sabi ng taong iyon. Paglingon ko, ang kapitbahay ko lang pala na si Kuya Herman. Sabi ko sa kanya, "Kuya, ikaw pala yan. Pasensya ka na. Ang sakit kasi ng tiyan ko at natakot ako." Sagot niya, "Ayos lang. Matatakutin ka naman eh. Tara na, umuwi na tayo. Galing ako kina Onyok. Napainom. Sige na, lumakad na tayo." Alam niyo, ang pinagtataka ko nung sandaling yon, kung nasaan na si Aling Baneng. Sa pagtingin ko sa kung saan ko huling nakita si Aling Baneng, ay wala na siya doon. Tinanong ko si Kuya Herman. Sabi ko, "Kuya, nadaanan mo ba si Aling Baneng?" Ang sagot niya, na mas kinilabutan ako, "Wala. Wala. Hindi ko siya nakita. Bakit?" Doon pa mas lumala ang takot ko nung sandaling iyon. At sabi ko sa kanya, "Kuya, bago mo pa ako nahawakan, nadaanan ko siya malapit sa puno ng kamunsil." Tumingin sa akin si Kuya Herman at nagsabing, "Sigurado ka?" Ang sagot ko, "Oo, Kuya Herman, hindi ako nagsisinungaling. Talagang andun siya kanina. Nakatingin sa buwan at nagkausap pa nga kami." Sabi naman ni Kuya Herman, "Tara na, bilisan mo ng paglalakad. Hindi maganda to." Siyempre, naniniwala ako kay Kuya Herman at may kutob akong may kakaibang nangyayari noong gabing yon. Dali-dali kaming tumawid sa pilapil. Medyo malawa kasi ang palayan doon. Pagkatapos namin dumaan sa pilapil, pumasok na kami sa kagubatan. At yun lang ang tanging daan na medyo madali para sa amin, para makarating sa bahay namin. At noong nasa loob na kami ng gubat, nagsimula na ang pagpaparamdam. Habang tinatahak namin ang gubat, narinig ko ulit ang mga yapak sa likod ko. Naunang lumakad si Kuya Herman, kaya tinapi ko siya. Huminto siya. Huminto din ako. At huminto din ang mga yapak sa likod ko. Sabi ni Kuya Herman, kahit wala pa akong sinasabi, "Narinig ko rin, Japet. Naririnig ko. Kung sino ka man, pasensya na kung may nagawa kami. Huwag mo sana kami saktan. Tahimik lang kami." Pagpaparinig ni Kuya Herman. Walang kung ano-ano eh. May tumalon sa likod ko. Isang matanda. Dinumog ako. At noong naimulat ko ang aking mga mata, si Aling Baneng iyon.
Ngunit noong mga sandaling yun, hindi na normal ang kanyang mukha. Iyak ako ng iyak, habang si Kuya Herman naman ay pilit niyang hinahampas ng bato si Aling Banin. Ngunit parang hindi siya natitinag. Sunod namang inatake niya si Kuya Herman at tumakbo ako papalayo ng dahil sa takot. Maya-maya lang, narinig kong tumakbo din si Kuya Herman at sumunod sa akin. Ang ginawa niya, binuhat niya ako ng dahil payat ako noon at hindi gaanong mabigat. Binuhat niya ako at tumakbo. Sumisigaw si Kuya Herman ng aswang noong sandaling iyon. At nakikita ko sa mga braso ni Kuya Herman ang mga sugat na natamo niya sa pagkakadumog. Tumakbo si Kuya habang buhat-buhat niya ako. At noong malapit na kami sa purok namin, doon na siya nawala. Hindi man kapanipaniwala, pero kahit ako ay hindi makapaniwala na totoo pala ang mga kwento-kwento tungkol kay Aling Banin. Parang ang bilis ng pangyayari noon. Mabilis din nalaman ng mga taga-baryo ang nangyari sa amin. At sabi pa ng isang matanda sa amin, "O ano, kailangan pa bang may mangyari bago kayo maniwala? Hindi naman kami siguro gagawa ng kwento para sumikat." Sabi ng matanda sa amin, tama nga naman siya. Maliban ho sa mga naganap noon, meron pa po akong nakakakilabot na pangyayari pagdating sa mga engkanto. Hayaan nyo, kapag may oras ako, ibabahagi ko rin dito. Ako po si Japet ng Duenas, Iloilo.